kahit hindi po tayo mag-usap o magsabi verbally kung ano yung laman ng ating puso at isipan, alam po ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, nais ko po ibahagi sa inyo at nais ko po ipaglingkod ang isang mensahe na kung saan nauupo o nababagay sa ating Panginoon. Living as Christian in a sinful world. Ang mabuhay tayo dito sa makasalimutan mundo. Paano nabubuhay ang isang mga Christian ordinary tulad natin? At kung paano tayo dapat mabuhay lalo't sa panahon na ito. Ako naniniwala po sa mga oras na ito, alam ng bawat isa sa atin. Nakikita niyo po, nalalaman niyo yan, na kung saan marami po ngayon tao na kung saan they are very much concerned ang kasalanan sa sanlibutan ay mas open ngayon kaysa sa ikukumpara ng mga nakaraang taon. Sabi nga naman ang kanta, palasak na kasalanan sa mundo. Common, napakadaling gawin. Ang dami nang gumagawa nung panahon namin. Pag sinungaling ka lang na malaking kasalanan sa magulang, takot na takot kami. Bakit ngayon very open ang tao na gumawa ng kasalanan sa mundo? Kung saan, kung minsan, hindi natin masasabi, Kristiyano pa ay nagiging bahagi ng ganitong mga kasalanan. Nais ko pong ihatag sa inyo sa Roma 1:22-32. Nandito po sa Roma 1. Romans chapter 1, verse 22 hanggang 32 po. Dito nakapaloob po yung iba't ibang uri ng kasalanan na mayroon tayo dito sa mundo. Ilan lang po ito, nais kong banggitin. Napakarami pa po, lalo na sa panahon natin. May madadagdag pa po ako na wala dito sa sinasabi sa Romans. Masahin po natin. Sa 22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. 23, at pinalitan nila ang mga kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Ang isang katulad ng larawan ng tao na may nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may mga apat na paa at ng mga nagsisigapa. 24. Dahil dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakilanman Shenoa. 26. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga makakalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang kanilang katutubong kagamitan, niyaong nalalatan sa katutubo. 27. At gayon din naman ang mga lalaking na nang-iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan
ng kanilang pagkakamali. Sa patuloy at palipasan, hindi nila minagaling na kilalain ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nga nangararapat. Nanagpuspo sila ng buong kalipuan ng kasamaan, ng kasabiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghiliang, ng pagpatay sa kapwa, tao, ng pagtatalo, ng pagdalaya, ng mga kasamaan, mga mapagmupasala, o yung tinatawag natin mga whispers o mga kasamang salita sa kapwa. Mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga mananggatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga halim, mga hindi tapat sa timpanan, mga walang natutubong pagdili, mga walang habag. At sa huli, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga iyong nagsisigawa ng mga yapo. Ulit-ulit niyo pong basahin ang Romans 1:22 hanggang 32. Inandar ko ito sa mga kasalanan. Ang sinin po ninyo, homosexualidad, adultery, greed, crimes, disobedience to your parents or elders, pride. Doon pa man po nasusulat na ang mga kasalanan. Ngayon, may dagdag pa po. Parang hindi ko po nakita rito sa Bible yung pong mga pagsusugal sa mga gawain pong kasalanan, sobrang inuman, pagpatay, meron na po yan. Napakaraming kasalanan sa mundong ginagalawan natin. Ang tanong po, how should we regard this sin? O paano natin titignan bilang isang Kristiyano ang mga kasalanan ito? Dalawang bagay lang naman po para sa ating paningin. Ang makiayon sa kasalanan o ang umiwas sa kasalanan. Bilang isang Kristiyano po, isang challenge na dapat maging practice ng isang Kristiyano ay yung ating degree of tolerance na tinatawag. Paano natin mapaglalabanan ang iba't ibang uri ng kasalanan na kung saan ginagalawan natin sa gitna ng mundong ating kinabubuhayan? Isa po talagang masakit isipin minsan. Ganito po ang nangyayari sa lipunan. Kapag ka ikaw ay isang Kristiyano and you are against about these sins, yung pong mga tao na nasa sanlibutan, they are going to label you o ikaw ay kanilang huhusgahan. Sila pa ang may karapatang husgahan tayo. Kung tayo ay hindi makikiayon sa kasalanan, sasabihin nila sa atin, yung mga miyembro ng mga Church of Christ na yan, they are very judgmental.